Anong pakiramdam pag dinadrive? Sa tingin mo magbabago yung handling? First timers, anong first time mo meron sa inyo ngayon? Araw ngayon ng Martes, lalabas ulit tayo kasi nga today yung binigay sa atin ng SEC na boxes for Madonna ay ipapakabit natin. Pupunta tayo dun sa lugar kung saan ako bumili ng dati kong box, which is nagkakabit talaga sila doon ng mga ganitong klaseng box. So sinubukan ko kasi kagabi kung anong meron sa loob ng box, kung baka ako ma-figure out ko yung pag-assemble ng mga kung paano pagkabit, medyo komplikado. Sabi ko, hindi ko kaya ito, papagawa na natin sa labas. So today, kasama ko si Hannah, since kamilan muna din sa bahay, isinama ko na lang muna din siya. Huwag kayong mag-alala kasi habang ginagawa yung motor, habang kinakabit yung mga box, is andito lang yan siya sa loob, magmamakdo-makdo lang siya mag-isa dito sa loob. Kaya, magay ka! Hi, mga first-timer! Hindi siya yung lalabas ng kotse. Dito lang siya sa loob mamaya. So, ayan, sa likuran ko, yung motor is dinadrive ni Prisha. Yun siya sa likuran, yun siya. Siya yung nag-drive ng motor since marunong na nga siya mag-drive din naman ng kotse. Pero more practice pa. Siya muna nag-drive kay Madonna. Yun siya. Pupuntahan namin, malapit lang din naman talaga dito, nasa Tapang lang yun. Ako na-excite na ako kung ano magiging itsura ni Madonna after na maikabit yung mga side box sa kanya. Maganda yung araw, mga first timers, pasalamat tayo at sa araw-araw na ginawa ng Diyos, kahit na ganito yung sitwasyon ng mundo natin, patuloy tayo magpasalamat kasi kahit na namumuhay tayo sa mundo natin na hindi na normal, ay andyan pa rin yung pag-iingat niya para sa atin. Iniingatan niya tayo palagi sa araw-araw, lalo na dun sa mga, hindi lang ako, lalo din dun sa mga tao na lumalaban sa araw-araw para, alam mo yun, maitawid yung pangangailangan ng bawat pamilya sa sitwasyon na ganito. So mag-iingat tayo palagi, ingatan niyo yung mga sarili niyo, ingatan natin yung mga sarili natin para sa mga mahal natin sa buhay. Laban lang tayo at samahan natin ng pag-iingat, no? Ayan. Sa tingin mo ba, this time, nakakabili na ba tayo ng parol? Ano ba yung parol? Parol, yung tuwing magki-Christmas, di ba magbabarmats na? Papasok na ulit yung Christmas. Di ba lagi natin sinasabi dati kapag nakikita tayo ng parol, yung sa gabi, yung mga umiilaw-ilaw na binibenta dito sa kalye ng Malolos, di ba nakikita mo yun? Yung ano ba sa English yung ano? Yung star? Pag Christmas? Sa tingin mo ba makakabili na tayo ngayon? Kasi ilang taon na si dating gustong bumili nun, di ba? Ilang taon na? 4 years na? Pang-apat na taon na ngayon, no? Sana makabili tayo. Gusto mo bibili tayo nun? Sari ka na sa Christmas? So, paano yung Christmas natin ganito? Nakamask tayo palagi. Anong gagawin natin? Celebrate pa rin natin yung Christmas, no? Yep. Pero time family lang. Ha? Pero time family lang kasi may COVID eh. May COVID na? Pero okay lang yun, ha? Ha? Okay lang naman yun na kahit may COVID, di ba? Yep. Pasko pa rin naman yun. Namimiss mo na yung mall, no? Ano yung mga namimiss mong ginagawa dati nung panahon na wala pang virus? Kaya ba siya mga? Kumain. Sa labas? Yup, kumain. Tapos, yung pupunta kayo sa mall. Yan yung mga namimiss mo? Yup. Kasi diba maglalaro ko dun sa mga playground, bibili tayo ng Jollibee. Pati po yung school, namiss ko na mag-face to face school. Ah, yung miss mo sa school? Yup. Mga miss mo rin mga classmates mo? Yup. Siyempre, sa ngayon,
ba? Ang school mo na online na. Pero in time din naman yan, dadating din sa panahon na yung mga dating normal na ginagawa natin, yung makakapaglakad na tayo sa kalye ng hindi nagsusuot ng mask, babalik din niya sa dati, no? Kaya ngayon pray habang... Lang. Oh, pray lang. So habang ganito yung mundo natin, stay at home lang muna. Ikaw, no? Yup. Si Daddy, mag-iingat sa labas. Kahit na ganito yung work ni Daddy sa labas, promise ko sa'yo na magdodoble ingat si Daddy. Kasi yung dahilan dun is... Always. Kasi yung dahilan dun is para din sa'yo. No? Lahat naman ng to ginagawa ng daddy mo is hindi para sa akin kundi sa future mo, di ba nak? At eto nga pala mga first timers, nung isang araw dumating na yung silver play button natin. Yeah! Daw gusto ko siyang buksan, pero yung pagkakataon na pagbubukas ng silver play button natin mga first timers is hindi ko yung gagawin, kundi hahayaan ko si Hannah ang magbukas ng silver play button sa harapan ko. Bibigay ko sa kanya yung pagkakataon na yun. Di ba na? Yeah. So ayan, medyo malapit-lapit na tayo sa shop na pupuntahan natin. Ganda ng panahon. Ang sarap tumiyahe sa nasa malayo-layo, pero hindi pa muna. Beach. I love beach. Beach mo na yung beach? Namimiss mo na yung beach? Yep. Oo, no? Kasi mana yun sa daddy niya. Mahilig din sa dagat yan. In time din talaga. Tiwala lang, no? Jollibee! Baka naman! Baka naman! Ito yung mahirap sa klase ng trabaho ko mga first timers, kasi alam mo yun. Yun nga yung paalis-alis. Minsan nawawalan ako ng time sa anak ko. Gusto mo magpahinga, gusto mo sanang magbigay ng oras na sapat sa kanya, pero wala kang magawa kasi kailangan mo rin magtrabaho. Yan lang naman yung struggle ko sa araw-araw, yung umaalis talaga lagi na naiiwan siya. Ang hirap sa loob, sa totoo lang. Para minsan, bago ka umalis, aalis ka, talag siya. Tapos pinipilit mong gumising kahit saglit lang, pero hindi magising kasi ang lalim ng tulog. Yun bang ang hirap sa pakiramdam na aalis ka na pagising niya, wala ka dyan sa tabi niya. Pero, ano mo yun, bilang isang tatay na ikaw yung magpo-provide sa mga pangangailangan, kailangan mong lumaban kasi, syempre, kung hindi ko gagawin ito, sino bang gagawin ito para sa amin, di ba? So, ayun lang. Bali, mahirap siya. Mabigat siya sa kalooban tuwing umaalis ako. Pero, ito rin yung nagiging silbing inspirasyon ko para magsipag pa at abutin ko yung mga pangarap ko sa kanila. Yun lang. Yun lang talaga. Yun lang. Wala naman ako masyadong hinahangad sa buhay. Kundi yung gusto ko lang maging healthy kami palagi at masecure ko lang yung future ng anak ko na alam mo yun, na kahit if ever man in time na wala na ako, secure sila na kumbaga, hindi sila maghihirap. Diba? Parang ganun. Yun lang naman na naisip ko, pero gusto ko pa mabuhay na matagal. Gusto ko mabuhay na matagal kasama pa yung anak ko. Hanggang sa dumating sa magbalaga siya, hanggang sa mag-asawa na siya at magkaroon ng pamilya. Kahit na baby girl na baby girl ko yan, kahit lumaki na yan, eh, hindi magbabago yung pagmamahal nila sa kanya. Andito na tayo. Dito tayo sa shop na to pupunta. Ayan mga first timers, dito tayo sa King Moto Shop kasama si Gilbert, kung saan siya yung magkakabit. Itong box natin dun sa loob ng kotse, papakabit natin dito sa kanya. So hindi ko naman alam niya talaga yan kung paano kabit. Medyo matatagal na tayo daw. Matagal ang pagkabit nung kasi medyo komplikado yung pag... Assemble bro, no? Medyo matagal talaga, no? So, ilalabas ko lang yung box, ha? Yeah, shout out to Sec Auto Supply sa magbibigay ng box na to. Iyan box muna natin.
I-try nyo itong Geely. Magandang klaseng helmet po yan. Ganyan po yung helmet po na ginagamit ko ngayon. Ang kapal ng mga foams niyan, tsaka yung mga styro sa loob. Ito, may mga full face. Ito yung module. Ito yung kagandahan sa mga bagong Geely helmets ngayon, mga first-timers. Kasi yung mga kulay niyan, nag-glow yan sa gabi. So, makakatulong yan sa pagbubiyahe tayo para maging visible tayo sa daan. Kahit na madilim. Ito yung mga half face. Yeah. Oh, sige po. So, dito po kasi, natama yung fan ko eh. Ito, so, diretso lang ito. Okay. Diretso yung screw ito, meron siyang parang pin-clip. Pag inikitan ito, maglalak na siya. Oo, okay. Oh, nice. Yung plate na ito, fit na sa kahit anong klase bracket. Okay. No? May pumasok. Okay bro. Ito, yung mga bracket ng side box. Andiyan yung mga bakal sa loob. Okay, no? Paano natin i-assemble yung mga yung box na to, pwede sa tanggal-tanggalin. Kailan ko lang sa gagamitin, ikakabit ko lang sila, no? Salpak na lang. Salpak na lang. Excited ka na? Sec? Number one. Thank you bro. Ah, andun na yung ano. Andun na kayo. Okay, si Prisha na yung magdadala sa bahay kay Madonna the Explorer. Okay, let's go. Uwi na tayo. Anong pakiramdam pag doon na-drive? Siguro nanginginig ka na. Kasi lumapad siya. Pero sa tingin mo ba kapag nagbago na yung kapag may mga karga tayo, kasi hindi naman natin pupunay na mabigat talaga yun, di ba? Mga damit-damit lang. Sa tingin mo magbabago yung handling? Bro, mamaya na lang, ha? Balik ka sa bahay. Mamaya na lang tayo magbanding-banding, ha? Sige, bro. Si JC, ang tropa namin dito sa Bulacan. Tulog pa kasi si Rap-Rap. Kaya alis daw muna siya at alis din kami. Ayun, bigla lang tayo ngayon mga first-timers lumabas. Actually, kinabukasan na to ng mga pinapanood nyo ngayon sa vlog na to. Habang dinadrive natin si Madonna ngayon, is naka-install na yung mga boxes. Medyo nakakapanibago i-drive kasi parang bumigat yung likuran ko. Kaya siguro, may mga plano pa naman ako dito sa motor na to. Since babalik pa naman tayo sa SEC, is baka palagyan ko na lang din ng crash guard itong motor. Ayoko sana. Pero kailangan kong gawin yon kasi para mabalanse lang yung bigat tsaka yung bigat ng likod tsaka sa harapan kasi medyo mabigat din yon. And since si Madonna, ganito na yung setup niya, hindi na natin siya pwedeng gamitin sa mga bira-bira rides natin. Hindi na tayo pwede magpatakbo na mabilis kasi dinesign na siya para sa mga pang chill and adventure vlogs lang natin. So, papakabitan ko na para mabalanse lang kahit paano yung bigat. Bali, ngayong araw, bigla lang tayong lumabas kasi nag-message sa amin yung J3D Apparel na ready to pick up na yung jersey na
ginawa nila para sa aming LA squad. Gusto sana namin na kompleto kaming makapunta sa J3D para i-pick upin yung mga jersey namin. Hindi lang namin magawa kasi sa ngayon punong-puno yung schedule ng grupo. Kahit ako nga, hindi ko nga sila masyado nakakasama sa ngayon kasi syempre iba kasi yung content ko, iba sa kanila. Sila is nasa training sila ngayon ng sa racetrack. At ako naman din ay may mga nilalakad din naman para sa pag-ready nga sa pag-adventure vlogs natin. Sabi ko, ako na lang ikukuha sa J3D ng mga jersey namin. And mamayang madaling araw is luluwas na kaming dalawa ni Prisha kasama si Lasadik. Pupunta kami ng Cavite kasi bukas kasali ang LA squad sa track race. Andun tayo para suportahan yung mga squad natin. Ayan na, dito na tayo sa J3D Apparel. Yun, merong malaking space para sa motor nating dala-dala ang buong bahay. Ababa na. Okay lang yan. Kailangan masanay na bumaba dyan. Sumakay. Okay. Ganito na yung setup ng motor natin. Dito na natin lalagay yung mga gamit natin pag babiyahe tayo at magtuturing. Hindi naman sa as in 100% na touring na province to province muna tayo kasi medyo medyo bawal pa talaga. So magpo-focus muna tayo dito sa buong Bulacan, which is malaya naman na makaikot dito sa buong Bulacan. Maganda ang Bulacan, alam nyo ba mga first-timers? Maraming mga spots dito na pwedeng punta natin. Anyways, ayan, yun yung itsura ni Madonna ngayon. Naging touring bike na siya. Hindi tulad dati na binibira-bira ko lang siya, pero ngayon hindi na pwede kasi lumapad na siya. Ayan, welcome to J3D mga first-timers. Lahat ng mga damit ko is J3D ang gumagawa niyan para sa akin. Dito lang yan sa crossing Malolos. Makikita nyo lang, malapit lang yan dito. Tapat nitong ads building na to. Ayan. Bawal daw ako pumasok? May ad daw, sabi niya, diba? Okay ako na. Bakit hindi na ako pwede? Hindi na ako? Hindi na ako welcome? Hindi na daw ako welcome? Bakit? J3D, bakit? Bakit niya ako tinataboy? Okay na, pasok na tayo sa J3D Apparel. Uy, ano to? Silver play button ng J3D? Nakikilis ako dyan ah. Okay, andito na tayo ngayon sa loob ng J3D. Sir, ba't parang lumuwan? Feeling ko nag-expand kayo. Hindi, actually ano eh, nilipat namin yung printer sa likod. Ah, yung dito yung malaki-malaki, nasa likuran na. Nagdagdag kami ng printer, naging printer na yung likod. Si Sir Dan, mga first-timers ng J3D. Nandito yung mga graphic artist niya. Hi kayo bro, mag-hi kayo sa vlog. Pagpasok ko agad dito, nakita ko agad to. Ano mo ba ito, sir? Hindi, yan actually yan yung ano namin, yung parang surpresa para sa inyo. Pwede niyong buksan sa bahay or anywhere. Oo, ma-i-unbox natin. Oo nga, dapat sila ang kumuha nito dito. Sila dapat. Okay, mga bro. Pasensya na pero malaking surprise to sa atin ng J3D. Ang kukunin ko lang dito is yung sa akin. Punta tayo dito mga bro. Kanya-kanya tayong kuha ng mga boxes nito. Malamang sa Sunday yan. parang ano ha, parang silver play button ha. Kayo na mag-pick up ng mga to para maging special sa inyo yung pagkuha ng box na yan. Basta lima. Ayan, para sa aming lima. As in, sobrang special itong ginawa na to para sa atin. Hindi siya biro. Reward ng entry. Walang karamalan! Ano sabi mo? Boys first time? Nanonood ka ba talaga sa akin? pero ano sir, sobrang salamat kasi ramdam ko talaga yung support niyo sa akin. Hindi lang ako madalas napapadaan dito. Pero syempre, sa puso ni Boy First Time at kahit ni Maclean ay... Thank you sir. Yung buong pasasalamat ko talaga na... Kasi ganun kahalaga sa akin sir yung tumulong sa akin nung... Kailan ako nagsimula. Kumbaga, maliit pa lang ako nun, nagtiwala na agad kayo sa akin na dali ko sa biyahe ko, sa YouTube ko, yung tatak ng J3D. Kaya, ayun.
Kung hanggang saan yung journey ni Boy P, yan, gusto ko kasama talaga yung JP. Yeah. Ayan, maraming maraming salamat sa silver play button ng J3D. Sangla label to, sir, no? Pwede sangla. Pwede. Dito lang din. Dito lang din. Dito lang din. Kaya, ayun, maraming maraming salamat, sir, sa last. Thank you very much din, sir. Dahil sa walang sawang pagsuporta nyo rin sa amin. At saka doon sa tiwala rin po doon sa amin. Ayun. Saka ano po eh, parang ano to, maraming karangaran din po sa amin, sir. Especially nung naalala ko nung nagsisimula pa natin tayo ng unang mga jersey natin. At least marayo na yun na talaga narating na, sir. Congratulations, sir. Ayun. Siyempre, sir. Sa buong LA squad. Maraming maraming salamat sa pag-suporta nyo rin sa amin sa LA squad. Ayan. Mga bro! Kanya-kanya tayong pick-up nito. Sobrang special nitong ginawa nila para sa atin. Mm-hmm. Graduate na. Ano ba talaga? Ganda ng background music ha. Parang nag-graduate ako ha. Lakasin mo ako! Lakasin mo ako! Graduate ka na sa Kalokohan. Graduate ako sa Kalokohan. Say hi, Pia Evin Ken. Pia Evin? Oh! Shoutout kay Pia Evin Ken! Sa December, kailangan mong pumunta dito, bro. Mag-book ka na. Get kasi pangalan muna ito. Ah! Kailangan ko biya, wait, kaya!